magandang maulang araw sa inyong lahat. Ako po si Mesa-Portes, narito upang mabigay ng kaalaman, impormasyon upang sa Bantay Kalikasan Report. Ano nga po ba ang maaaring epekto sa ating kalikasan kung patuloy nating inaabuso ang paggamit ng mga ito? Ito ba'y sadyang makatutulong sa pag-unlad ng ating bansa o sadyang ginagawa lang natin itong mga illegal na gawain para sa ating mga sarili? Lingid sa ating mga kaalaman, ang maaaring epekto nito sa ating kalikasan, mapatubig man o hangin. Ngayon po, narito po tayo sa isang quarrying site na kung saan makikita po natin ang isang bundok na pinapatag upang gawing pampublikong daan. Ngayon naman po ay narito po tayo dito sa kung saan makikita po natin na dito po noon ay may mga bahay, maraming bahay, ngunit makikita po natin ngayon ang mga naging bunga nitong quarrying na ito. Isang masamang epekto ito sa mga taong naninirahan dito. Maraming bahay na nakatayo dito sa bundok na ito kung saan naninirahan ang maraming pamilya. Dito na rin sila kumukuha ng kanilang kabuhayan o kanilang pangangailangan. Pero ngayon, isa na itong quarrying site na kung saan nawala na ang madaming bahay na nakatayo at nawala na rin ang kanilang pinagkakitaan. Ngayon po, makikita po natin ngayon, noon itong bundok na ito ay puno ng lunti ang mga puno, mga niyugat. Ngunit, 1/4 po nitong ating bundok ngayon dito sa Palsabangon ay ginagawa na o kinakalbo na nating mga kung nagka-quarrying upang gawing pampublikong daan. Ngayon, naalamin natin ang maaaring epekto ng quarrying na ito dito sa mga naninirahan sa may site kung saan nagaganap ang isang quarrying. Ngayon po'y kakausapin natin ang isang residente kung saan naapektuhan po sila ng isang quarrying. So, bilang isang residente po, ano po yung nararanasan nyo o nararamdaman nyo at ano po yung naging epekto sa inyo ng quarrying dito sa inyong lugar? Para sa amin po, sobrang napakahirap. Binigyan niya po nila kami ng sapat na pera para gibayin yung aming bahay at makapagpatayong muli. Ngunit wala po kaming sapat na kaalaman kung saan itatayo yung aming panibagong bahay at buhay. Isa rin po dito yung pagkawala namin ng mga kabuhayan, yung mga niyog na pinutol po nila, yung mga puting bato na kung saan dati po namin itinitinda na ginagamit po nung iba pong mayayaman sa panggroto at panlagay po sa mga resort at hotel nila. Maraming salamat po sa magpapaulak ng aming interview. Ngayon po, nalaman natin ang naging bunga ng quarrying dito sa kanilang lugar. Muli, ako po si Mesa-Portes, nagbabalita ukol sa Bantay Kalikasan Report.